So ayun mga bro, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong kaalaman patungkol sa ating mga motor. Siyempre, una sa lahat mga bro, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ayan, panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong tutorial. At ayun nga, hindi na ako gumagawa ng mga tutorial mga bro. Kanina, ayan, nag-guys tayo mini driving. Tapos itong RS150 mga bro, palit ng knuckle bearing. Tapos mamaya, gagawa tayo ng tutorial kung paano magpalit ng kung paano magkabit ng mini driving light. So ngayon, ito, meron tayo ditong laruan mga bro. Meron tayong project dinala dito sa atin kanina. Nakasakay sa van yan, sinakay sa van kasi hindi na napapaandar at hindi daw umaandar. Ngayon, ang gustong gawin ng may-ari, paandarin lang. Okay? So ito yung i-share ko sa inyo kung paano paandarin yung makina na ayan, makina ito mga bro ng Rusi. Yan o, 125 siya. Sabi 125, no? Pero madali lang yan mga bro. Yung mga ganitong makina, kapres ng Rakal yan, SIM ng Motorstar, pare-paras lang yan. Okay? So yun nga, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na mga i-upload natin. At ayun na nga mga bro, balik tayo. So dito na naman tayo sa motor na ayaw umandar or makina na ayaw umandar. So paano ba natin umpisan? Ano ba yung mga dapat na-check natin para umandar yung isang makina? Sabi ko sa inyo mga bro, para umandar yung isang motor o isang makina, kailangan yung tatlong bagay. So dito na naman tayo. Nandyan yung gasolina, no? Nandyan yung compression at yung kuryente. Kapag ganyan sa tatlo, wala compression, gasolina at kuryente, so hindi aandar yung kahit anong makina. Now, so dito, check upin muna natin yung makina. So meron siya ditong ignition coil. So meron siya ditong socket ng stator. Yan. Ang problema, wala siyang regulator rectifier. So hindi siya aandar. Sabi ko sa inyo mga bro, pagka ganito ang socket ng stator, wala siyang black, may stripe na red, ibig sabihin yan, battery operated yung CDI na ginamit dito. No. Tapos, dalawang dilaw, ibig sabihin full wave na yan. Naka full wave yan, so hindi siya naka half wave, no? So i-check natin mga bro yung stator kung okay pa. Sigurado mga bro, madali lang naman paanda rin to. Pero hindi siya under na walang CDI tsaka walang regulator rectifier. Okay lang walang regulator rectifier, basta may battery. Pero wala siyang battery mga bro. Ang pogi niyan, so dito yung tambutso. Ayan, kinabitan ng kadena. Ganda yung conversion. Tapos ito yung preno. Ito yung silinyador. Ayan, ito yung push start. Push start daw to. Bubuhayin natin kasi wala siyang start relay. So umpisa na natin mga bro ang troubleshoot dito, ano? So lagay muna natin dito yung ating camera. Ayan, camera. Tapos ko tayo ng test light. Ko tayo ng test light mga bro. Yung test light gamit natin to sa negative mga bro. Gamit natin sa negative. Tapos itong test light, so pwede natin itong sakit ng stator. Ito yung sakit ng stator. So, sungkitan natin yung kulay dilaw. Yan. Dapat, hindi siya ilaw. Para yung nakapimera pala ito eh. Primera saan na? Primera mo eh. Yan. Sa primera pala mga bro eh. Ganun natin. Yan. Okay na. So balik tayo. So balik tayo mga bro, ano? Yung test light, ikabit natin to sa negative. Yan. Atras natin ng konti. Tapos yung dilaw, check natin yung dilaw. Dapat wala siya. Yan, kita nyo wala. Yan. Tapos, yung isa, wala rin. No. So, maliwanag mga bro, naka full wave yan. Iilaw lang yan mga bro sa test light pagka yung dalawang-dalawang pinagdikit natin. So, wait lang ko tayo ng sakit. May tubo ka ba dyan? Pati tubo yan. Tubo. So, mga bro, kuha tayo ng sakit. Para maganda. Pakik daw. Wait lang, wala. Talap. So, ito mga bro, ano? Pagka pinagdikit ko itong dalawang dilaw, dapat iilaw siya. Para malaman natin na full wave yung stator niya. Yan. So, kick mo. Ayan. Diba? Kita nyo? Kita nyo, may ilaw siya mga bro. Ibig sabihin. Okay na.
Ibig sabihin mga bro, ay okay yung stator niya. So ngayon, kailangan natin mga bro ng regulator rectifier. Ayan. So gagamit tayo mga bro ng full wave na MRTR, no? TPGR or Lihowa. Pwede. At ano mo wala pag sila yung Gopit, yun lang mo na. Ha? So nilagyan na pala mga bro ng gasolina. Ayan, meron ng gasolina siya, no? So gagamit tayo mga bro ng full wave na regulator rectifier. Yan. Tapos gagamit tayo ng Lifan 110 na Lifan 110 na CDI na battery operated. Okay? Tapos siyempre hindi naman naandar yan na walang spark plug. Yan. Kasi wala siyang spark plug mga bro. Yan. Okay, so ngayon papalabasin muna natin yung kuryente niya. So ganito mga bro, tuturuan kayo mag-wiring. Dito tayo. Yan, sana maliwanag sa inyo mga bro ha. So ito yung spark plug. Ito yung ating CDI. So kalasin na natin. Yung CDI mga bro, puro pin lang yan. Ang pwesto niya ganito. Yan, nakaharap sa inyo yung socket. Malabo lang yung camera. Yun sa baba, ito. Yan yung supply ng positive o galing ng accessory wire. Ito yung groundings. Tapos sa taas niya yung pulser. Tapos ito, yung sa taas niya, yan yung papunta ng ignition coil. Ito yan, ignition coil. Diba? So ganun yung wiring niya. Tapos ito naman, na regulator rectifier mga bro. Mga bago to eh. Kasi ang gusto nung mayari, madami palang motor yung mayari. Ano siya, tatlo sa nung paggawa. Hindi ko alam kung taga saan yun eh. Kanina kung napanood yung live, nag-live tayo kanina, nandun yung ano, parang nakagip na dinala sa atin itong motor na ito. Wala nyo, ayaw nung pabukas ito ah. Pero yung cutter yan. Nang dumating ka, so, hindi ko pala nasabi sa inyo mga bro kayo na yung compression nito malakas pa eh. Malambot lang ikay kasi walang spark plug. Lusot siya. Yan. Okay mga bro, so ito yung gagamitin natin na regulator rectifier. So, 5 wire siya. Meron tayong yellow. Yung yellow na yan mga bro, tsaka yung orange. Itatap natin yan dito sa dalawang dilaw. Yan, dalawang dilaw. Okay nyo kahit magkabaliktad, no? Itatap natin dito yan. Yung pula, dapat papunta ng battery yan. Tapos ito, sa accessory wire. Dapat sa accessory wire. Pero ngayon, wala naman susian to mga bro. Ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung pula, tsaka yung kulay itim. Yung itim kasi mga bro, yung magkocontrol ng charger ng battery para hindi mag-overcharge yung battery. Para hindi sumabog yung mga bumbilya nyo. Kailangan may supply siya na 12 volt. So, ito, output yan, yung kulay pula, pagsasamahin natin dito sa kulay itim. Tapos yung green, sa groundings yan. Groundings yan, okay? Tapos, ang problema, wala tayong socket. Yung gagawin ko mga bro, ano? Hanap muna tayo ng socket para mag-swak dito. Kasi hindi natin pwedeng ihinang dito yan. Kailangan natin ng socket na 4 wires na socket. Okay, so hanap muna ako mga bro. So ayan mga bro, meron na tayo dito ang socket. Yan. Ito, ikakamit natin sa CDI. Ito, ganito. Yan o, ganyan ibig kong sabihin mga bro. Tapos yung wiring nya, ulitin ko pa kaya hindi nyo nakuha. Ito, positive, negative, pulser, ito yung kulay blue. Ito yan mga bro. Yung kulay blue ng stator, dito yan sa pulser. Tapos ito papunta ng ignition coil. Ito yan. Ito mga bro. Yan. Huwag to. Kasi ito ay negative yan. Negative. Itong isa. Yan. So dito din kakamit yan. Okay? So, iwawiring na natin yan. Tapos ito. Siguro dito natin din kakamit. Ito tutunin na natin dito mga bro. Para hindi makagalaw. Tapos ito. Dito siguro yan. Rekta. Irerekta na natin to. Kasi wala naman tayong mga sakit eh. So irerekta na lang natin to.
Tapos, gagamitan natin ng shrinkable tube para naman maganda. Ayan, maganda ang bika, ayan. Shrinkable tube ko tayo. Shoutout kay bro, ano, dumayo pa dito. Kaya pa ba dyan? Parang pagod ka na. Tapos itong sniper mga bro, hindi na natin nagawa ng video eh. Ano naging kaya pa? Patay yung shrinkable dito mga bro. Yan, shrinkable tube natin para naman maganda. Yes. 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 Muna tayo magkwentuhan. Habang wala tayong mga ginagawa. Dito natin yan, papagapakin. Para ganyan. Tapos dito na natin yung CDI. Hindi, walang mga kapitan ng CDI eh. Pwede naman dito sa taas, pero dito na lang natin. Yeah, ganyan. Okay. So, balatan ko lang to mga bro. So, ayan mga bro, bali, nabalatan natin, ano? Nabalatan na natin yung stator, ayan. Tapos, yung CDI, apat, nabalatan na natin. At yung regulator rectifier. Okay? So, pag-wiring nito mga bro, yung dalawang dilaw, ikakamit natin yan dito sa orange at sa dilaw. Ayan. Okay lang yan kung magkabaliktadan, wala magiging problema dyan. Okay, so, ikamit muna natin. Tapos, lagyan natin ng shrinkable tube mga bro. So, ayun mga bro, bali na gamit na natin yung dalawang dilaw galing ng stator, no? So, dito sa rectifier, pinagsama ko mga bro yung red tsaka yung black. Yung black, ito yung nagko-control ng charging ng battery. So, dapat nakakamit sa accessory wire, kaso wala naman susiyan to. Ayan, so temporary mga bro, pinagsama natin. So, ikakamit natin sa dito sa yung supply ng CDI mga bro, ito yan, nandito. Ito, supply ng CDI, groundings, pulser, tapos yung ignition coil. Okay? So, ang gawin natin, yung groundings. Yung kulay green. Yan. Papagsamahin natin yan. Tsaka, ito. Kaso, hanap tayo ng wire. So, ngayon naman mga bro, ay kailangan natin ng wire, no? Kailangan natin ng wire. So, magkakapit tayo dito ng groundings. Kukuha ko dito ng groundings para sa groundings ng rectifier at saka kahit groundings ng CDI lang. Okay mga bro, at baka abuti na tayo ng gabi mga bro kasi alas 5 na. Magkakabit pa tayo ng mini driving. Kailangan kong unahin dito si bro, ano, kaysa ito. Ito kasi kahit may stock ito sa atin eh. Ang mahalaga lang naman dito mapandar natin. Okay, so forward tayo. 2 hours later. Okay mga bro, so balik tayo at pagpasensyahan nyo na. Inabot tayo mga bro ng gabi. Yan, wala nang tao dito. Kakauwi lang mga bro nung RS-150 kasi inuna natin siya kanina. No, ito naman kasi hindi naman ito nagmamadali itong laruan na ito. Basta ang sabi nung may-ari nito, dinala dito. Basta mapandar lang. So dinala yan dito mga bro, no, kung nakita nyo, wala nga yung rectifier, walang spark plug, CDI, hindi talaga siya andar. So ngayon, kasi bubuhayin natin yung push start nito, pero wala pa kasi tayong battery, wala rin tayong start relay. So, ang mahalaga mga bro ngayon, papandarin ko muna, no? Bukas ko na sana gagawin, kaso naumpisahan ko na yung video. Hindi na sana ako gagawa ng tutorial nga, plano ko hindi na gumawa ng tutorial, gagawin ko na sana kasi nga gabi na. Pero, para sa inyo mga bro, ano, baka meron sa inyo mga ganitong makina o ganito yung problema, para ma-share ko na rin sa inyo kung paano nga ang tamang pag-wiring, kung saan papunta yung bawat wire. So, magkaroon tayo ng konting review mga bro. Kasi matagal tayo kanina nawala. Hapon pa to, alas 4. Anong oras na ngayon? Alas 8 na. So,
sa stator, balik tayo. Sa stator nga mga bro, mayroong apat na wire, dalawang dilaw, kulay green at kulay blue. Yung blue pulsar, yung green groundings, tapos input, charger, tsaka ng lightings, ito, yung dalawang dilaw. Yung dalawang dilaw, kinabit na naman natin yan dito sa orange, tsaka sa yellow ng regulator rectifier. Okay lang yan, magkabaliktad yung dalawa. Tapos, yung green, groundings yan, kinabit natin dito sa kulay green. Tapos, yung position naman ng CDI natin, ganito ah. Itong lifan mga bro, ano, lifan, marami naman akong tutorial nito. Ito yung supply sa positive dapat, ito sa ignition coil, tapos ito sa pulsar. Okay mga bro, so dahil pulsar siya, ikakabit natin siya. Tapos siya nga pala, nagkabit ako ng isang wire dito, ayan o. So ano ako para mas malakas yung groundings ng CDI. Kasi ang CDI mga bro, nagluloko yan kung mahina yung groundings. Kahit okay yung supply niya, pag wala siyang groundings, nagluloko po siya yung CDI. Okay, so latag natin dito yung kulay blue mga bro. Itong kulay blue, itatap natin to sa dito yung kulay violet. I-disregard yun na mga bro, ano, naglalaro na naman eh, karera ng Honda Wave. I-disregard yun na mga bro yung color coding, kasi mali yung color coding na yan, hinanap ko lang yung socket na yan. Okay, so dito ikakabit ko lang yung kulay blue sa CDI kasi nga pulsar siya. So, maglalagay lang tayo ng shrinkable tube para mas malinis, mas maganda. Okay mga bro, kasi uuwi tayo ng, baka umakawi tayo na Santa Rosa ngayon, hindi natin magawa ito, baka kunin na may-ari. Basta mapandar lang natin to mga bro, okay na eh. Ayan, yung blue ikakabit natin sa may left side sa taas ng CDI. So mamaya, pagkatapos natin lahat-lahat, magkakaroon din tayo ng review para mas maliwanag sa inyo, ano mga bro. Hindi ko na natanong yung may-ari kung ilang taon to na-stock o ilang buwan. So, napakarami ko naman mga bro na tutorial nito kung paano magpandar ng motor. Halos para reference lang yan mga bro. Nagkakaiba lang minsan sa CDI, nagagamitin, yung pwesto, yung kulay, yung color coding. Kaya, pag nakabisada nyo mga bro yung ano, kung nakabisada nyo yung pwesto ng, yung pwesto mismo ng regulator, kahit ng iba-iba yung color coding niya, pag nakabisada nyo yung pwesto, masusundan nyo. Ngayon, dito sa CDI, tapos na tayo dito, tapos na tayo dito sa taas, ano, ito na lang isa. Ito mga bro, ito, yung wire na yan sa taas, ito ah, ito dapat papunta ng ignition coil. So, kailangan natin ng wire na mahaba. Ito, so kanina nga, inumpisan ko na nga sana kanina mga bro, ito, kung kita nyo, nilagyan ko ng grounding yan sa starter, tapos nagkabit ako dito. Kasi, medyo mahina yung ano ng ignition coil nito, kasi wala siyang kinakapitan, ano. Yeah, so hinigpitan ko na. So naisipan ko, naumpisahan ko na kanina, hindi ko na sa nagagawa ng tutorial. Naumpisahan ko na, tatapusin na natin. So kung nakikita nyo sa ignition coil ito, ayan. Ayan po, papunta dapat yan ng CDI. So kailangan natin ng wire na mahaba. So dito, meron dito mga nakaabang na. Meron mga nakaabang na dito mga bro. Ayan. Ito. Sana nakikita nyo paano mga bro. Pagpasensya nyo na mga bro yung tutorial natin ngayon, parang magulo. Ayan, ito, yung female socket, ayan, mayroon akong mga nakabang talaga dyan, marami akong ginagawa kasi minsan pag may nagpapawiring ng busina, ng mini driving, so hindi na ako nagagawa, ano, ito ilalagay natin dito mga bro, so maluwag, so mas maganda, pitpitin natin ito mga bro para ano, pitpitin natin para medyo masikip, ayan, so ilalagay natin dito, yun, dapat ganyan. Ay, yun, naputol. Dapat hindi masikip. Yan. Okay? So, naikamit na natin yan. Papagapangin natin ito mga bro. Yan. Papagapangin natin siya dito. Yan. Parang ganyan. Siwawiring na natin na maayos to, ano? Para isahang gawa na lang. Okay? So, papagapangin natin dito. Balik tayo dito. Madali lang ito mga bro, pag nakabisado nyo yung ganitong engine, yung wiring nya, halos madali lang talaga siyang sundan. So dito natin nilalagay yun. Yan, dito. Okay. So, tutuloy natin kasi mission masyado siya mahaba. Yan. Ito, nabalatan na natin. Tapos, ayaw tayo shrinkable tube. Maubos yung shrinkable tube natin dito ah. Yan.
Shrinkable tube baga bro, mas maganda kasi electrical tape kasi kahit mapasa siya. Kahit anong lupit kasi ng electrical tape mga bro minsan, pag nababasa, minsan nasisira ano, kahit yung Armac na original, pag laging nabababad. Yan, displace natin. Ulitin ko mga bro, disregard nyo na ng color coding, no? Tapos, hindi ko muna ipipix nito yung sa positive niya kasi nga, gagawa natin to ng susian siguro, tapos ng push start. Pero sa ngayon, papandarin ko muna para makita niyo mga bro kung paano magpandar ng makina no, na matagal nang na-stop. Tapos kung paano magkabit ng rectifier, ng regulator. Yan. Kagaya, sabi ko sa inyo kanina, full wave na siya, kaya ginamitan natin ng full wave din. Pagka full wave na mga bro, ang ano, ang pag wala, ibig ko sabihin, pagka walang primary yung stator, automatic, positive ay, ano yan, battery operated yung CDI niya. Kaya gumamit tayo ng lifan. Okay? So, ganun yan mga bro. Lighterin natin. Okay, so, tapos na tayo sa ignition coil mga bro. So, bali, ang natitiring wire na lang dito mga bro ay yung sa baba, ito. Tapos na tayo dito sa violet, tapos na tayo dito, green. Yung pink na yan mga bro, ayan yung position na, yung pink na yan, supply ng positive yan. Ngayon, pinagsama ko ito, pinagsama. Yung red output, yung black para mag-control sa kuryente. Tapos ito mga bro, yung positive, dapat sa accessory siya, accessory wire. No. So ngayon, papagsamahin ko muna siya, pero hindi ko siya i-shrinkable kasi dito tayo maglalagay ng switch. Okay? Or on charger, kung magkakaroon tayo ng battery nito, dito tayo magtatap sa kulay red. Dadaan sa fuse, no? Dadaan sa fuse, dyan tayo magtatap ng battery. So ganun siya mga bro. So ngayon, temporary. Temporary lang ito mga bro, take note, temporary. Ikakabit ko muna dito yan, temporary. Yan. Okay? Temporary lang naman mga bro. Kaya ganyan mga bro. Tapos siguro ituturnilyohan ko to. Ayun o. Kasi merong butas, hanap tayo ng turnilyo dito na may lock. So turnilyohan natin yan. Tapos ito i-cable tie natin. Nakaganyan siya. Okay? Cable tie natin. So hanap lang ako mga bro ng turnilyo no. Balikan ko kayo pag nakakuha tayo. So ayan mga bro, nakakuha tayo ng Allen bolt. Ayan ito. Yung mga tira-tira na natin to. Mawala pa. Ayan. So, imobol ko lang muna tong regulator rectifier. Ayan, sana nakikita nyo pa. Lagay natin dyan. Para malinis tingnan, ano mga bro. Yan. Di ba? So, mas malinis tingnan. Dito yung rectifier niya. Okay? Pag napandar natin, ayusin na lang natin yung wiring niya. Temporary, dito muna siya. Nakaganyan. Or nakaganyan, pwede rin. Pero nakatagalid na lang. Nakaganyan na lang siya. Okay? Tapos, itatali ko muna siya ng cable tie mga bro. So, wag kayo mag-alala mga bro kasi ano pa lang naman yan. Pansamantala. Hindi pa naman natin ipapinal yan. Pag final na yan mga bro, babalutan natin ng mga ano yan. Pag malakasan ng mga balot. So, cable tie muna. Yan, hindi ka siya. Hindi ka siya mga bro, yung isa. So, pagdugtungin natin tong dalawa para magkasya siya, no? Ganun ang mga technique niyan mga bro, padudugtungin nyo lang. Mas maganda kung medyo mataba-tabang cable tayong gagamitin natin dito. At pasensya nyo na mga bro yung mga naka-RS150. Ano, kanina mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng tutorial, hindi na ako nakagawa. Nag-live ako, kaso pag nag-live ako mga bro, sinisipon ako lagi. Kaya hindi tayo nakakapagsalita ng maayos. Tapos hindi rin ako makakapuko sa mga tanong kasi nga may ginagawa. Mapapatagal yung trabaho natin. Yan, so temporary, dito muna siya, itatali natin. Yeah. Diba? So ganun lang, mga bro. Ganun lang siya katali. Okay? Tapos ito, ililayout na lang natin ang maganda. So, nakaganyan siya. Diba, mga bro? So, mamaya natin ayusin yan. Stator, kompleto na tayo. Yan. Kompleto na tayo, mga bro. Ito yung output. Tanda nyo, ito yung output, no? Yan. Itong dalawang malaking wire na ito, kung makakita nyo, negative, tapos ito papunta ng battery, or dadaan muna siya ng starter relay, para sa starter yan mga bro. So, dito okay na tayo. Alisin natin yan. Tapos, dito na tayo. Yan. Siya nga pala, nagkabit din tayo mga bro ng bagong spark plug. Yan.
Bago ang spark plug niyan, mga bro, ano? Kanina dinala dito 'yan, wala naman spark plug 'yan. Tapos ito niliha ko na lang 'yan, niliha ko yung mount ng ignition coil kasi kailangan ng grounding ding ito. Pag may na yung grounding nito, mahina rin yung kuryente niya na ilalabas. Ganun 'yan, mga bro. Okay? So ngayon, wala naman siyang ignition switch. So tatry natin itong pakislapin kung may kuryente na bang dumadaan dito. Tapos hindi pa natin nalinisan yung carburetor niya. Pagka matagal na mga bro na na-stack yung motor, yung carburetor niya nagkakaroon ng dumi, parang buha-buhangin. So no choice, kailangan natin overhaul yan or ibaba natin yung carburetor para malinisan. Pero sigurado naman mga bro na aandar siguro yan. Tapos ayun na nga, bago natin ipakislapin, try muna natin kung may kuryente ba yung output ng regulator. Wala tayo ng test light, mga bro, no? Yeah. Ito tayo ng test light. Dito tayo. Yan. Test light. Yung negative clip, ikakabit natin sa negative yan. Yan, dito. Tapos, ikikik natin, ilalagay natin to sa kulay red. So, dapat, pag kinik ko yan, mga bro, dapat iilaw yung test light natin. Kita nyo ba? Kick natin. Iyon, oh. Kita nyo, mga bro? So, nag-ilaw na rin yung, ayun o. So, may ilaw. Ibig sabihin, may output na lumalabas sa kanya. So, posible na mayroon rin na supply yung ating ignition coil. Yan. Dito naman tayo. Tama-tama mag-check ngayon. Mag-gabi. Yan, gabi. So, tanggalin natin, mga bro. Kasi nga, nakarekta yung supply ng CDI dun sa kulay pula. Automatic dapat meron na to. Pag wala to, di may problema. Ito mga bro, ha. Tingnan nyo yung ano, tingnan nyo yung dulo nito. Kung i-spark. Yan o, malakas o. Oh. Diba? Patayin natin yung ano, patayin natin yung flash para mas makita nyo. O, patayin yung flash yan mga bro, ha. Kikik natin. Ayan o. Yun, meron. Balik natin yung flash. Yan, kita nyo naman siguro. So, ngayon, kabit natin yung spark plug cap. Kabit natin yung spark plug cap para masubukan na natin. Yan. Palitin na rin to. Wala na. Ano yung trip niya? Tapos wala ng trip. Yan. Tapos, lalagyan natin ito mga bro ng ano? Fuel filter. Tapos papalitan natin ng hose kasi sira na eh. Yan. Goods. Okay, so mayroon na din na gas na konti. Kanina pina-drain natin yung dating nakalagay sa kanya na lang ay na gasolina. Panis na eh. So ngayon tatrain na natin 'yan. Susubukan natin mga bro. Kung under ba? Iyan oh. Bawang kick lang mga bro. Ganun lang kadali. Kita nyo, ma-under na yun. Kaso, wala tayong patayan. Wala patay. Ha? Kaya nga, chok. Spark plug. Ayan mga bro, successful yung wiring natin. Ganun lang kadali. Namumugak siya, namumugak. So, yung accelerator niya mga bro, ito yan o. Para preno. Tapos, yung napansin ko yung carburetor niya, talagang madumi na rin. So, lilinisan natin yan, baka may mga singaw-singaw. Pero, kumandar na siya. Wala lang busina. Walang ignition coil, ay walang ano, busina, walang ignition switch. Pero mandar na siya mga bro. Ito mga bro, malakas na yan. Tama natin. Pata natin o. Diba o, lakas. Tukata natin ng tester kung ilan yung bulta niya. Yan, sukatan natin ang testira mga
natin ito, ano, ayusin. Tatakbuhin natin ito bukas, mga bro, ng 200 kph, tatakbuhin natin ito. Put natin sa DC. Ay, hindi ko nakita. So, yun, mga bro, 13.3 idle. Pwede na, no? Wala pang battery yan. So, okay na okay yung stator, okay na okay yung regulator rectifier. At siguro dito na natin tatapusin yung video. Ganun lang pa, bro, magpandar ng ano. Ganun lang kadali magpandar ng makina. So, bukas bibigyan ko na lang kayo ng update, mga bro, pag nililisan ko kasi yung carburetor niya para magamit natin na maayos. Yan, nag-uusok na eh. Okay? So, dito lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Drive safe lagi.